So ito po ang kagabitan natin ng shower enclosure, guys. SD traditional at frosted glass lang po ang magagamit nating materials na ilalagay dito. A few moments later. So what's up, guys? Nagbabalik naman po tayo ulit ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. For today's video po ay gagawa po tayo ngayon ng shower enclosure na ang salamin po niya ay frosted glass, yan. Sliding shower enclosure po yan. So ngayon po ay ipapakita ko po muna sa inyo ang mga gamit nating materials. Pwede po ito sa mano-mano kasi ang gagawin po natin ngayon ay SD traditional. Yan. Gagamitin lang po natin siya ng pang-guide. So ito po, guys, yung pang-guide natin. Ito po yung ginawa nating angular na binutasan na lang po natin para sa butas po ito ng lock style sa interlocker. Ito po yun sa ilalim. Yan. Ang sukat po nito ay 1 inches mula dito saka 1 and 1/2 sa taas. Tapos sa taas naman po ay sa part sa tapril lang butas niya ay 1/2 lang po yan. Yan, ito po siya. So ngayon po ipapakita ko muna sa inyo ang mga gamit nating materials. Ito ang mga gamit nating materials para sa shower enclosure. Ito po ang double jam, patayo. Dalawa po yan. Yan, nakaganito po siya. Ito po ay reels. Saka dito naman po sa pangtaas niya. Reels sa baba po ito. Ito po yung reels sa taas. Ang tawag po dito sa baba ay double flat seal. Yan, flat lang po yan para hindi siya nakakasagabal pag dumaan sila. Yan, hindi siya nakakatalisod. Tapos ito naman po ang reels niya sa taas. Ito po yung double head. Yan, pang taas po yan, kaya double head. So ito naman po pang panel natin. Ito po ang unang-una po. Ito po ang lock style. Yan, ito po yung lock style. Ito naman po yung partner niya, yung interlocker. Ito po ang interlocker. Yan. Tapos yung lagayan po ng mga gulong. Ito po yung bottom rail. Ito po yun. Sa baba po yan. Sinusuot po itong gulong niya. Yan. SD roller po yan na double. Na plastic lang siya. Yan, matigas po yan isuot. Gawa ng masikip lang talaga siya, maganda. Yan, ganyan pang lagay niya. Tapos ito naman po yung pang taas niya. Top rail po ang tawag dito. Yan, traditional lang po siya. Pwede po siya sa mano-mano. Ito po yung guide niya pambutas. Ito po yung guide na pambutas. Yan. Tapos yung lock po niya ay po yung plus lock. Yan, number 12 po at number 13. Yung may susi po ay number 13 yan. So mag-umpisa na po tayo ngayon. So bago po tayo magsimula, guys, ay pakipindot rin po itong subscribe button sa baba. At kung gusto mo namang updated ka palagi sa bagong upload na video tulad nito, ay isama mo na rin itong notification bell. So magsisimula na po tayo, guys. Kakagusan po muna dito sa taas, guys, para sa double head. Mga 15-16 lang po ang kaltas natin. Tatanggalin po natin, guys, yung pinakatinga niya. Lahat po yan. Nakatutok po dito yung double head niya. Tapos dito naman po sa baba. Yan, dito po yung sa ilalim pang double. So kakalsahan din po natin ito ng one fold. Ganito po ang kaltas niya para sa double flat seal. Next po natin puputulin, guys, ay lock style at interlocker naman. So mag-release lang po tayo ng 7-8 po sa labas po ng release ng sliding. Kung ano po ang sukat ng release ng sliding sa labas, mag-release lang po tayo ng 7-8. Yun po ang putol natin sa lock style saka interlocker. Ito po yung lock style niya. Ito naman po yung interlocker, ang next po na puputulin natin. Ganun din po ang putol niya, kaparehas lang po siya ng lock style. Parehas lang po sila ng putol. Tingnan po natin sa ibabaw, natanggalin yung pinakatinga niya. Ito. Ito po siya. Tinanggal yung pinakatinga niya. 3/4 lang. So ang next po na yung puputulin ay bottom top po. Ang
kaltas po natin dito ay sukatan po natin ng width niya. Kung ano po ang sukat ng width, mag-less po tayo ng 5 3/4. Tapos i-divide po natin sa 2. Yun po ang putol natin sa top rail at bottom rail. 4618 po ang pinaka-opening niya. Tapos mag-less po tayo ng 5 3/4. 4038 na lang po. Tapos i-divide natin sa 2. Bale, 2316 po ang putol natin sa bottom rail at top rail. So, puputulin na po muna natin ang top rail at bottom rail. So, ito po yung bottom top niya. Apat na piraso yan. 2316 ang putol. Next naman po natin puputulin guys ay double head at double flat seal. So ang pinaka-opening po niya ay 4618 po ang width. Mag-less lang po tayo ng 7-8 po. Yun po ang putol natin sa double head at double six. Bali ang putol po natin ay 4514 na lang po. Double head at double flat seal, 45 1/4 ang putol. Pag 46 1 ang opening niya, minus 7-8 lang. So ito naman po ang pinutol natin sa double head at double flat seal na gagamitin po natin pang guide pagbutas po sa double jump. Niya. Sa double head, ito naman sa double flat seal. Buhin na muna ngayon ang pinaka-release niya. Ito na po yung ginawa nating pang guide na pambutas po para sa bottom rail at top rail. Ito po yung sa bottom rail. Ito pong nasa baba ay dyan po ina-adjust yung gulong. Dito naman po sa taas ay dyan po tinutorilyo ang bottom rail. Dito naman po sa taas ay top rail. Bubutasan na po muna natin. Gamit natin talim ay 316 po yan. Unang-una muna 316. Yung pampaluwag natin ay 516. Ito yan. Okay na siya. Yung 516 naman ang gamitin natin pampaluwag. Ito sa rock style. Balit lang sa dito para tortuguan niya. Dito naman sa gulong niya, nadyasan ng gulong ng stroller. Dito na sa taas niya. Dito naman ang butas sa interlocker. Naman sa top rail, yan, maluwag yan lahat sa taas. Dito naman sa baba ay tornilyohan. Dito sa lock style, yan, ito pa yung butas sa lock style. Maliit din dito sa ilalim sa para sa top rail, saka dito naman sa taas maluwag para magkalusat yung screw, saka Phillips screw. Kalbasan naman natin yung baba niya sa bottom rail dito.
ito po ang kaltas niya guys para sa bottom rail. Bale, apat po ang kakaltasan natin. Para parehas lang po yan para sa bottom rail. Ito nga pala guys, ang gamit nating screw. 1/2 × 8/2. 8x2 yan na brown, saka 8x1 1/2. Kaltas pa pala natin sa flash lock ay ito pa yung flash lock nya 7 yan 7 1/4 dapat 7 lang ang kaltas natin. Ito ang kaltas nya yan, 7 yan, 7 inches. Tapos ang luwang nya dito, ang clearance 3/8 tapos 3/4 yan, 3/4. Butas po yan ay 3/4, ayan dito 3/4, tapos yung dito naman sa kabila ay 3/8, tapos 3/4, tapos 7 yung loob nya, ayan. Tapos sa baba naman ay 1 1/2, ayan, gaganoon na lang, hindi makita ba yan, 1 1/2, tapos dito naman ay 1 inches, ayan, yun ang kaltas nya dito. Tapos dito sa luwang nya naman, 3/4. Ayan, 3/4 ang kaltas niya. Magkabila yan, rehas din yan dito sa kabila. Yung kaltas niya dito sa ibabaw. Okay na. Tapos, kakabit na po natin ng flash lock. Ito yung flash lock niya. Ayan. Ayan, ganyan siya. Tapos dito naman sa baba yung isa. Ganyan na po kasimple kabit ang flash lock nya. So ang gamit po nating talim ay cutting disc lang po yan na maliit. Pwede na po guys ang grinder na pangkaltas po natin ng lock. Yung gamit po nating talim ay maliit lang po para safety lang po siya. Ito po ang diskarte sa pagkuha ng kwadrado na sukat para makuha natin ang pantay nya na kwadrado. Sukatin lang dito magkabilaan, 74, 78. Dito naman sa kabila 24, 15, 16, 20 lang, alas na sa 20. Sakatan ulit. Tama na, kwadrado na. Isisilan na po natin para matibay. Wala na siyang tanggalan. Mamaya na ulit, babalik na rin pa yan para yung kabila naman. One hour later.
So magkakabit na po kami ngayon, guys. Kakarga po muna namin sa tricycle. Dalawang panel frame po yan para sa sliding door sa shower enclosure. Ito po yung isa. So ito na po siya, guys. Nakakarga na sa tricycle. Gagabit na po namin ngayon. Thousand years later. So ito po ang kagabitan natin ng shower enclosure, guys. SD traditional at frosted glass lang po ang magagamit nating materials na ilalagay dito. So ito na po siya, guys. Tapos na po natin na igabit ang shower enclosure sa CR. So napag-smooth lang po siya buksan kasi double po ang gulong na nilagay natin sa baba niya. At kaya malambot lang po buksan. Maraming salamat po, guys, sa panonood sa ginawa kong tutorial video na ito. Abangan nyo po ang isusunod kong upload na video.